Hello, and thanks for joining us. I'm Brother Bob Pauline. On August 31st, 2009, the world lost a spiritual leader who has changed the lives of millions of people. Brother Eranio G. Manalo, the executive minister of the Iglesia Ni Cristo, was a man of God whose leadership inspired obedience, discipline, and always the greater love for God and our Lord Jesus Christ. And he led by example, inspiring every member to live their lives always up to God's standards and not man's. He was admired, he was loved, and deeply respected by members and non-members alike. And the world learned just how much as millions of people lined up, some for days, just to get a glimpse of him, even after he had already passed. Narito po ang kabuuan ng official statement ng Iglesia Ni Cristo tungkol sa pagkamatay ni kapatid na Eranio G. Manalo. It is with deep regret and sorrow that I inform the entire membership of the Iglesia Ni Cristo and the nation that our beloved leader, our executive minister, Brother Eranio G. Manalo, passed away at his home at 3:53 p.m. yesterday, August 31, 2009, at the age of 84. According to his personal physician, Dr. Ray Melchor Santos, the immediate cause of his death is cardiopulmonary arrest. Nasa Central Temple ng Iglesia Ni Cristo sa Quezon City, ang labi ng pumanaw na executive minister ng INC. Marami ang nagulat at nalungkot at marami rin ang dumagsa sa INC Central Temple para makiramay at masilip sa huling sandali ang leader ng Iglesia. Samantala, bumuhos nga ang pakikiramay sa pagpanaw ni Erdy Manalo, isa po sa pinakamaimpluensyang religious leader sa Manalo, the executive minister of the Iglesia Ni Cristo, died yesterday of cardiopulmonary arrest. Inis na dumami ang mga tao sa labas ng Iglesia Ni Cristo Central Temple matapos mabalitaang pumanaw na si Erdy Manalo. Marami sa kanila ay nabigla sa pagpanaw ni kapatid na Eranio G. Manalo, lalo't na wala namang napapabalita na malubhang karamdaman ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo. The passing of Erdy made headlines. But that wasn't the first time, because when Brother Felix Manalo passed away in April 1963, many were convinced that they would soon be witnessing the crumbling of the Iglesia Ni Cristo. Some questioned just how effective his successor would be, Brother Eranio G. Manalo, who became the executive minister. Well, that was 46 years ago. And this is the Iglesia Ni Cristo today. In the nearly five decades of inspired leadership of Erdy, the list of the church's accomplishments goes on and on, building houses of worship worldwide, doing various civic work and succeeding in the global expansion of the Iglesia Ni Cristo. Point to virtually any country on a world map and you will find the Iglesia Ni Cristo nearby. But in all these years, Erdy never relied on his own human capabilities. Instead, he always put all his trust in what God can do for this church. And just look at how far the Iglesia Ni Cristo has come. Who could deny the hand of God in all of this? But as executive minister, Erdy not only took care of the outer being of the church. His primary concern was taking care of the millions of spiritual lives that made up the body of Christ in the Iglesia Ni Cristo. Up until the time of his passing, he continued to write worship service lessons that was taught in all local congregations across the globe. He had one goal: to make sure that every member of the Iglesia Ni Cristo would be saved. Narito na tayo, mga kapatid. Huwag kayong uuwi.
na hindi niya nakukuha ang basbas, pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Inihiling ko sa Kanya na sa sandaling ito ay ibabahan niya sa atin ang Kanyang banal na Espiritu. Ibabahan niya sa kapulungan ito ang isang malakas na kapangyarihan na siyang pupukaw sa ating damdamin para tayo magpanibagong sigla at magpanibagong lakas at hawakan nating buong giting at tatag ang pananagutang tinanggap natin sa Diyos. He preached the true gospel. He cared for the brethren as if they were his own family and worked tirelessly for every soul, rich or poor. Every soul is worth saving. That was Brother Erdy G. Manalo. It's who he was. It's who he was born to be. And it's he who God chose to lead his people. When we come back, find out how members of the Iglesia Ni Cristo throughout the world were affected deeply by the news of his passing and see what it was like to be in the midst of the sea of mourners as the church bid farewell to the man that brought us closer to God. Stay with us. Gaano po kahalaga sa inyo ngayon si Erdy? Ay siyempre, patulad po ng sugo. Napakalaking kawalan po siya sa amin ngayon dahil siya po ang gabay ng buong iglesia. Sa pagtuturo, sa lahat ng bagay, gabay po siya. Halos parang yun ang tatay natin na gumagabay sa atin sa iglesia. Yun ang nagdadala sa atin. Parang tatay na natin siya na magdadala sa atin sa Ama. Naku po, napakahalaga. Napakahalaga po. Parang nawala na rin ako ng magulang na nagtuturo. Mahalaga, mahalaga sa akin kahit na nga po ako nag-iisa eh. Talagang ako ho ay sinikap kong siya'y makita. Kahit ako nag-iisa. Napakahalaga po sa akin siyempre po. Kasi dahil po sa kanya na naalagaan po niya kami at ang aming pananampalataya ay hindi na po matitinag po. Mahalagang mahalagang, mahal na mahal ko yun. Napakahalaga po. Hindi ko po matitiis na hindi makita siya sa huling gabi. Sapagkat mula po sa pagkabata ko, inalugan niya po pananampalataya ng bawat isang kaanib sa iglesia. Kaya, bagamat nagdadala ang hati po, alam ko po gusto na siyang pagpahingayin ng Ama. Pagkat natupad na po na niya lahat ang napakaraming gawain sa iglesia. Naitalatag na po ang halos lahat ng mga dapat maitatag niya bago siya pumanaw. Mahal na mahal po. Marami pong ginawa sa aming buhay. Tinuro sa amin ang mabuting gawa, mabuting buhay. Napakamahalaga sa aming buhay. Kaya eto, ngayon, parang makita ang kapatid na Erdy. Welcome back. The news of Brother Erdy's passing revealed an absolute unity among members of the Church of Christ, and it was a kind of unity that withstood all levels of fatigue and tested human endurance. Bunga ng kasabikan ng mga kapatid na matunghayan ang labi ng kapatid na Erdy G. Manalo, kahit malayo, ay sinikap ng mga kapatid na lumuwas dito sa Maynila. Sa Templo Sentral ng mga kapatid ay matinding kalumbayan na ang kanilang nadarama. Sa kanilang mga tahanan ay iginayak ng mga magulang ang kanilang mga anak at buong sambahayan. Sa maging ang mga nasa ibang bansa ay hindi nag-atubili. Hayag na hayag ngayon ang pag-ibig ng buong iglesia sa kapatid na Erdy G. Manalo at ang pakikiramay sa panahon ng dalamhati. Kahit ang ilan sa kanila ay matanda na, sila ay nagsikap pa rin na makarating.
ang bilang ng mga taong dumagsa dito sa Templo Central ay isa lamang sa mga kahayagan kung paano iniibig ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang tagapamahalang pangkalahatan. Kanina ay halos na magkakasabay na dumating ang mga kongresista upang personal na ihayag ang kanilang pakikiramay sa kabila ng dami ng bilang ng mga kapatid na panatili ang kaayusan at kapayapaan. Hindi alintana ng mga kapatid ang pagod at mahabang oras sa pagpila upang masilayan ang kapatid ni Erdy. Mga kapatid ang hindi magawang harapin ang kanilang mga pansariling gawain sapagkat ang nasa isip nila ay ang makarating sa Templo Central. Sa kabila ng malakanak ang pagbuhos ng ulan ay hindi pa rin matinag ang mga kapatid sa pagdagsa dito sa Templo Central. Dito sa madaling araw, subalit gaya na nakikita niyo sa aking likuran, tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga kapatid nila sa iba't ibang lokal. Wala pa rin patid ang pagdating ng mga kapatid na nakikiramay dito sa Templo Central. Mananatiling inspirasyon ang kanyang mga payo at paalaala upang manatiling matatag ang bawat sambahayang Iglesia ni Cristo. Sa aking likuran, yan po ay papunta pa lamang sa dulo ng pila kung saan umabot na sa New Era University. Pagkatapos ng mahabang oras sa pagpila ng mga kapatid, kasama pa ang malakas sa pagbuhos ng ulan, ay nagtagumpay pa rin sila na masulyapan ang labi ng kapatid na Erdy G. Manalo sa huling pagkakataon. Araw ng funeral week ng kapatid na Erdy G. Manalo ay patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga kapatid. Sa kahuli-huli ang pagkakataon ay umaasa pa rin sila na kahit na sa huling sandali ay masilayan nila ang ating kapatid na Erdy G. Manalo. Hindi matapos-tapos ang pagpapakita ng pagmamahal ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa ating kapatid na Erdy G. Manalo. For a week, hundreds of thousands of people came daily to pay their last respects to our beloved brother Erdy. And when the day came to say our final farewells, the world watched as another chapter closed in the history of the Iglesia ni Cristo. This is one of the most solemn funerals that I have attended. It surely shows yung disiplina na itinanim na ni Ka Erdy sa lahat ng mga nasasakupan ng ating kapatiran sa INC. It was not only about grief and pain. It was definitely a historical turning point in the Iglesia ni Cristo. And with that, many parents and even grandparents were proactive in making sure that this historical event would never be forgotten. When people passed by Commonwealth Avenue in Quezon City this week, everyone knew that something big and important was going on in the Iglesia ni Cristo Central Office Complex. But what they may not know is that it had become a family affair. The Pangandiwa family are one of the many families who brought their children and grandchildren to witness this historical day in the Iglesia ni Cristo. Sinasabi ko sa kanila, magtibay sila. Kahit na wala si Kaya, diba, sa buhay na buhay sa inyong mga puso, ang alaala sa kanya dahil siyang talagang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia. Dahil sa kanya, napunta tayo sa kaligtasan, nakapaglingkod tayo sa tunay na paglilingkod sa Diyos. Apo ko po, gusto ko lang ipakita si Ka Erdy para at least hanggang lumaki siya, nakita niya kahit sa huling sandali. Kaya pinagtiyagaan ko na dalhin, napakabigat, pagod na raw. In the Iglesia ni Cristo, passing on the importance of faith has become an integral part of the family unit. It's not uncommon for grandparents, down to their fourth or fifth generation family members, to be seen worshiping together and serving God as one family. And today, these parents are determined to make sure that the life of Ka Erdy lives on in the minds and hearts of their children. Para bata pa po sila, alam na ho nila yung kahalaga ng pagpamahal sa tagapamahala. Taga saan po kayo? Sa Lubao po. For this grandmother who also witnessed the funeral of Brother Felix Manalo in 1963, she has seen just how far the church has come.
pareho rin sa espiritu sa lakad, pero mas marami ang ngayon dahil si Kaya Erdy, matagal ng tagapamahala ng pangkalahatan ng Iglesyang Kristo. Now, these kids may be too young to remember the details of Ka Erdy's funeral today, but one thing that will surely stick with them are the vivid snapshots of unity, the feeling of hope, and the will to go on and serve God. Reporting from the Central Office Complex, I'm Sister Elie Garcia Pablo for the Iglesia Ni Cristo Television Network. There's a saying that says, behind every successful man is a great woman. Sister Christina V. Manalo, or Kateni, is the wife and lifetime partner of our beloved brother Erdy. She was as much a part of his ministry as she was his spouse. Sister Tenny stood by Brother Erdy and supported him in his decades of service while carrying the enormous responsibility of administering the growth of the Iglesia Ni Cristo. The whole church extends our deepest and sincerest condolences to our beloved Sister Tenny, our love and prayers to you and your family always. We'll be right back. Napakalaki ho ang pagkakaiba. Ano po? Dahil siya may patnubay ng Diyos. Ay, ibang leader. Aywan ko kung anong may patnubay sa kanila. Dahil sa mga pangako na pinangahawakan, pangakong ibinigay niya sa kanyang sugo at pangakong ibinigay niya sa kanyang mga hinirang sa huling araw na ito. Yun ang kaibahan po ay ang pangako na ibinigay sa atin, ang kahalalan po natin, yun ang wala po sa ibang mga organisasyon at ibang mga reliyon. Isa po siyang napakabuting tao, napakatino at walang mga ginagawang hindi naayon sa aral at utos ng Diyos. Masyado po siya talagang nakafocus, dedicated po talaga siya kung ano po yung responsibilidad niya. Hindi po siya nakikihalubilo sa anuman pong iba pang mga aktibidad katulad po ng politika. Talaga pong kung ano po yung tungkulin niya sa iglesia, yun po talaga ang kanyang ginampanan. Kaya po matagumpay po na napagtagumpayan po ni Ka Erdy na pangasiwaan po ang buong iglesia sa kabuuan. Si Ka Erdy po ay hindi po pinababayaan ng Diyos, kaya po siya ay nakakapagpatuloy po ng mission niya sa mundo na makapag-akay po ng mga kaluluwang magbabalik-loob. Isa lang po siguro ang dahilan po niyan dahil sa kanyang patnubay ng ating Panginoon. Sa ibang organisasyon, bagamat nagsisikap sila na magkaisa, ang totoo, lahat naman ng organisasyon, yun ang palaging sinasabi, gusto nila na magkaisa. Pero hanggang ngayon, tuloy-tuloy naman ang pagkawatak-watak ng kanilang mga organisasyon. Kaya
sa atin lang talaga sa loob ng iglesia nagkakaroon ng pagkakaisa. Welcome back. If you've been following the many days of Brother Erdy's viewing on air or maybe online, then this may also be something that has stuck in your mind. During this time, the brethren were united in spirit, but also in music. It's been nearly a week since Gardy's funeral. And just a few notes of this piece of music brings back so much heartache. This was the music track that played while people watched the live coverage of Gardy's viewing and also his funeral. And now it has been etched in the hearts and minds of members of the Iglesia Ni Cristo. Naiiyak, naalala ko po yung nung nabubuhay pa po siya. Yung po. Yung pong mga nagawa niya po para sa iglesia. Parang mixed emotions. Parang nalulungkot na, nanghihinayang. For some, the mere sound of it is too much to bear. So tuwing maririnig ko po yung music na habang nakaborol si KRD, eh nakakaiyak po talaga. Buti pa nga po, hindi namin maririnig kasi naalala lang lagi yun eh. But for others, it serves as a reminder of KRD's words of inspiration and God-given wisdom. Encourage po kami para po mas sumigla po kami sa mga tungkulin namin. Pagtapatan natin yung ating tungkulin. Tumupad tayo at tayo sumunod. Kahit wala na po ang KRD, andyan pa rin po ang Diyos na gagabay sa atin. It's been nearly 2 weeks since Brother Eranio Manalo's passing, and it still pains us to think he is no longer with us. Today, Brother Erdy rests temporarily at the tabernacle here at the central office complex, where dozens of brethren come from different places of the world and continue to come 24 hours a day, 7 days a week, to pay their respects and to just simply be with him. A great leader has passed, a great inspiration to all of us that we love so much, and he loves us so much. I was in Templo Central during the week, Saturdays and Sunday. I still feel so sad. I really don't want to go back. If I could just stay here. But that's too much. Cardi would not want us to do that. I know that he would want us to move on. We are very grateful to our Lord God for using him as an instrument to oversee the spiritual needs of all his servants in these last days. Patuloy ang ating paglilingkod, patuloy po ang paglaga ng mga iglesia, patuloy ang mga may tungkulin, patuloy ang ating pagsamba. And in life goes on. Everything that is happening in the church will go on, continue to go on, because it's God who drives everything anyways. I mean, it's God who makes everything in the church move. As we come to a close, we extend our sincerest condolences to the family of our late brother Eranio Manalo. May God's grace and love gently embrace you during your time of grief and heartache. The blessed life and legacy that Brother Erdy left behind is one that will never be forgotten, and his years of sacrifice and
genuine love for all of us as members of the Church of Christ is one that will continue to inspire the whole church for many generations to come. And we all feel blessed to have experienced the leadership of a great man whose life and spiritual wisdom was always guided by God. We leave you now with a look back at the life and legacy of Brother Eranio G. Manalo and the millions of souls he has led to salvation. Thank you for joining us. I'm Brother Bob Pauline.